alam kung gusto mong maging number one sa bagong game ni Munto na Survival Nexus. Ano ba na may secret technique ito na kahit di ka malakas ay magiging first ka lagi? Kaya kung gusto mong malaman, huwag ka munang aalis at panoorin mo ito hanggang dulo. Yung first game ko kasi, di ko pa alam ang ginagawa ko, kaya pinag-aralan ko muna ang game. So, tip number one. Kung babagsak kayo, huwag sa crowded or maraming naglalan. Kasi basic rule dito, magsusurvive ka dapat, di ba? Kung mapapansin nyo tong kakampi ko, nakikipag 1-on-1 agad. Pero malaki ang chance na may papasok dyan, kaya better to play safe muna. Pataba ka muna, tsaka basic attack pa lang meron tayo. Wala pa yung first skill. Tip number 2. Huwag kayong mag-dualay ng kakampi mo. Kung nasaan siya, doon ka rin. Pwede kayong mag-farm ng magkaibang monster, pero dapat hindi kayo sobrang layo sa isa't isa. So tip number 3. Teamplay. Kahit di kayo magkakilala, dapat nagpapakiramdaman kayo. Tulad nito, nag-heal siya. Kaya ako, nag-look out naman kung may papasok. Pero kung meron mang papasok, di ko papasukin hanggat di pa siya ready. May dalawang spell pala kayo dito na pwedeng magamit aside from heal. Mapupulot nyo yun sa mga monsters. May armor na tayo. Nag-level up ang armor up to level 3 ang max. So itong napulot ko na spell, Invito. Pero nag-channel, kaya hindi mo siya magamit pag may kalaban. At ang ayoko dito, nakikita yung baril. Nakalutang kaya useless din. Nakikita rin ako ng kakampi ko, syempre. Dapat yung life ko nakikita niya rin, di ba? Tsaka hindi ako nakapag-skill or spell or heal man lang. Kaya nasabi kong useless to. Kapag may napupulot kayo na first skill, hindi yun yung active na ginagamit nyo. Iki-click nyo pa to para ma-switch. Kala ko nga nung una, pag-click ko ng first skill, mag-first skill ako eh. Pero switch pala to. Ang active mo, yung nasa itaas. Ito yung active na ginagamit mo. Blade ni Fanny Millie. May boots na rin tayo. Tapos teleport na spell. Ito yung hook ni Franco. Try natin tong ibang weapons. Shotgun na 5 bala. Oh, ito naman. Mini Uzi, oh. Tapos itong steel helmet. Pag pinulot mo to, mag-wide yung range ng view mo. Dito kasi sa game na to, pag namatay siya, pero buhay ka pa rin, di siya mamamatay, magre-revive lang siya ng paulit-ulit. Yung ulti naman niya, pampabilis ng takbo. Tara, punta na natin yung kakampi natin. Kampante ako na walang kalaban dito. Gumagalaw na yung Twilight Orb. Pag nasa labas ka nito, mababawasan ka ng paunti-unti. Kaya ingat ka dyan. May dalawa dito. Pero dahil 61 pa kami, hindi muna ako magpapakita. Ito, pwede natin patayin to. Half-life na lang. Saka nasa orb siya, kaya hindi siya makakatakas. Pag feel mo na hindi mo kaya, malayo kakampi mo, relax ka lang. So sitwasyon, huwag mo kalimutan mag-heal.
tsaka magpabunggo kasi andiyan ang kakampi mo eh. Papalad tayo dyan. Pansinin mo rin to lagi. Kung ilan na lang kayo, delay talaga ako. Naglalag kasi. Napansin mo yung red dragon sa map? Tip number 4. Kung kaya mong puntahan yan, puntahan mo yan kasi may supply na idadrop. O diba, ang dami nila dito. Yung armor din natin, level 3 na. Tapos may dalawa pang kalaban. For sure, magkakampi rin yan. Ito na yung finale. Tip number 5. Tandaan mo, marksman ka. Malambot ka. Kaya pwede ka rin mag-surprise attack sa damo. Kasi pag onti na lang kayo, ito ang pinaka-advantage mo. Ang magtago at timing. Liliit na yung orb. Ayun. Ayun na yung chuplo. Ayun na. So itong chupol na to, susundan ko to. Kasi mabubuhay to eh. At pupunta sa kakampi niya. At yung kakampi ko, iikot sa kabila para hindi kami ma-surprise attack. Nag-lag pa ako. Pero yun na nga, first na naman. Kung may mga di man ako na-explain, sa next video na lang. Sana ay may natutunan ka. And please leave a like, subscribe, and good luck, Kanexus.